our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ito na mga kababayan, no? Talagang hindi na mapigilan yung mga politiko, mga tatakbo na ano ha, na mga politiko na tatakbo sa darating na ano 2025 election. Ako. Alam nyo, kung kahapon nabalitaan natin si Tolentino tumalon na sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayon naman mga kababayan, meron pa. Oo. Meron ng mga bagong uli na mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte ay tatakbo bilang senador sa ilalim ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, digong, ano na nga ba ang mangyayari sa political career ng mga Duterte kapag kaganito ng ganito? Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo? At anyway, kung bago lang po kayo sa aking channel, opo, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe! Nasaan ka na? Yun! Eto na mga kababayan. Tignan niyo to ah. Ah, yan! Mga manok ni Marcos! Talaga? Sino? Pacquiao, Tito Soto, Yeda Romualdez, Camil Villar. Ah, naloko na. Kita nyo, unahin natin si Pacquiao. Si Pacquiao na naging kalaban din ni dating ni Pangulong Bongbong Marcos at dating kalaban nga sa pagkapangulo itong si Pacquiao, di ba? Oh, kaya lang pang ilan ba si Pacquiao noon? Pangatlo yata. Kung hindi ako nagkakamali. Ah, naloko na. Nakuha ko yung pangatlo. Ano? Kasi, oo, pangatlo. Sino ba? Si President Bongbong, si Lenny, si Pacquiao, si Isko. Oh, sino pa ba isa? Si Calyodi. Sino pa, boss? Hindi ko na matandaan. Ah, naloko na. Hindi ko na matandaan. So, eto na nga mga kababayan. Si Pacquiao ay dating kaalyado rin yan ni dating Pangulong Duterte. Kasama nila sa partido nilang PDP, di ba? Oh, PDP Laban. Na nahati nga sa dalawang paksyon. Paksyon ni Coco Pimentel at paksyon nila Digong. Di ba mga kababayan? Oh, kung natatandaan ninyo. So ngayon, bago 'yon, magkakasama sila sa partido. O kaya nga lang nung tumakbo nga si Manny bilang presidente, ayun, nagkagulo na sila. Doon na nag-umpisa magkagulo 'tong PDP. 'Di ba? Dalawa 'yan na nagtatalo noon, si Cusi at saka itong grupo ni Pimentel. Naalala nyo? Ah, naloko na. Si Tito Soto, kay Duterte din to nung panahon niya. Pero nung natalo na ang manok ni Digong, diba? Talo na yung manok ni Digong. Sino ba manok ni Digong, Boss Mike? Di ba sabi nila si Isko? Ah, naloko na. Si Isko yung sinuporta nila. Di ba? Yun. Di ba nga, kaya nga yan si Banat Bay, lumipat yan sila Ninyo. Banat Bay, Ninyo, halos lahat, no? Sila Moka, lumipat doon kay Isko, kung matatandaan ninyo. Kasi nga daw, pinalipat sila ron. Ayun yung kay Ninyo. Di ba?
Ngayon, mga kababayan, itong si ano, Tito Soto. No, dating ano to eh, Senate President nung panahon, ha, kung hindi ako nagkakamali, nung panahon ni Digong. Oh. Tapos, yun na nga. Kaya nga, syempre kalyado eh. Biglang na nahimik naman ito. Biglang na nahimik nung nanalo na si Pangulong Bongbong Marcos. Halos hindi na nga natin marinig ito. Nung manalo si Pangulong Bongbong Marcos at natapos din yung kanyang ano no, yung kanyang termino. At ngayon magbabalik oh Tito Soto. Ngayon, eto naman si syempre wala namang ano dito, wala namang katakataka to. Romualdez itong si Yeda Romualdez eh. Oh, wala nang question diyan. Skip na natin 'yan. Dito tayo sa isa na to. Kay Camille Villar na anak nino ni Senator Villar na kapatid ni Senator ha tahimik lang. Ah, naloko na. Diba? Yan yun eh. Oo, pero alam nyo ha, sa totoo lang, maganda siya. Ah, naloko na. Diba? Hmm. Puro maganda rin pala itong si ano eh, si ha, si Yeda Romualdez, oh, maganda rin. Oo, 'di ba? Eh diyan kay Yeda wala nang question, pero dito kay Villar kasi alam niyo mga kababayan, eto nga 'di ba, yung nanay niya ay bumoto ito eh. Oh, pabor kay ano, kay Pacquiao. Tandaan nyo ba yon? Sila yan, si Amy, si Bato, si Bongo, si Robin, di ba? Oh, yan yung mga yon. Oh. Ito kasi, itong mga, ano, Villar, kaibigan eh. At naging kaalyado rin ito ni, ano eh, ni Pangulong, ano, Bongbong Marcos. Yung pamilya ni, ano, ha, ni Camille Villar. Oh, na anak ni Senator Cynthia Villar. Kaya lang mga kababayan, ano, ano ba, matatapos na ba ang termino ni, ano, ni Villar? Kaya ano, si Cynthia ha, o si Mark kasi kapapanalo lang nung ano eh, nung nakaraang eleksyon, mukhang pasok yata sa ano eh, tuloy-tuloy na 6 na taon. Oh. So ngayon, eh kung hindi pa si Cynthia, eh malamang tatlo sila. Tatlo sila sa Senado. Ah, naloko na. Huh? Tapos sila. Oh, pero alam nyo, ang pinupunto ko rito, mga kababayan, eh, wala naman tayong pakialam dyan. Taong bayan pa rin naman ang, ano, eh, ang hahatol dyan. At syempre, kahit anong mangyari, kung ang taong bayan ang humatol, kung ang mayoriyang Pilipino ay ang siyang namili, naglukluk sa mga mananalo, eh dapat irerespeto natin yun. Ha? Respeto natin. Hindi tulad ng ginagawa ng mga Duterte na hindi nila kayang irespeto bilang pangulo ang ngayon kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Oh, 'di ba? Wala eh. Ayaw nila ng ganun eh. Parang gusto nila at nasanay na yata sila na sila eh laging nasusunod. Oo, kung nga sabi nga sa comment section eh, nasanay sila sa Davao na tuloy-tuloy nilang hinawakan hanggang sa ngayon, eh akala nila ay magagawa nila sa national. Eh nagkakamali sila. Eh siguro yung pag-iisip at yung ginagawang mga pananakot ni Duterte nung panahon niya at sa Davao ay hindi uubra sa national. Anyway mga boss, ano ang masasabi nyo dito? Oo. No, paki-comment po ha, paki-comment. O ngayon, ano ba pinupunto ko? Ang pinupunto ko mga kababayan, itong si Duterte eh wala na talaga. Oo, wala na. Ha? Hindi na ito ano sasamahan. Kung mayroong mang sumama diyan eh yung mga ha, lubusan ng pakinabang at pinakinabangan ng husto si Pangulong, dating Pangulong Digong. Diba? Oh, yun. Eh, sino-sino ba yung mga yan?
di alam nyo na kung sino. Kailangan pa bang i-memorize yan? Hmm. Ay nako, no? Ang politika kasi mga kababayan, sabi ko nga kagabi, walang permanenteng kaaway, walang permanenteng kakampi. Pero may permanenteng pansariling interes. Di ba? Ganun yan eh. Ah, naloko na. Anyway, mga boss, oo, ulitin ko, paki-comment po sa comment section ang inyong opinion, pananaw dito sa ating topic ngayon. Opo, at syempre, huwag nyo pong kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking walang kakwenta-kwentang channel. Ah, naloko na. Muli, oo. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, 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 Boss